ayan, mga kaprobinsya, maimbuntag sa atong tanan. Gabi mga kaprobinsya, grabe ang lakas ng ulan. Talagang malakas. For this video mga kaprobinsya, ituturo ko sa inyo kung paano natin protektahan ang bunga ng ating mga kakao. Kaya watch this mga kaprobinsya. Ang atong topic karon sa ato ang vlog karon mga kaprobinsya sa atong video karon. Ang atong topic karon unsa ang pinaka nindot o duha ka klase nga pagprotekta sa atong bunga sa kakao. Duha ka klase sa pagprotekta sa atong bunga sa kakao. Ayan, tara, samahan ko nyo ako. Ayan, mga kaprobinsya, maayong buntag sa atong tanan. So karong kabuntagon, siyempre pasalamat na sa Ginoo kay taga-antar kabuntagon niya sama ani. Atong topic karon sa ato ang vlogger mga kaprobinsya sa atong video karon. Ang atong topic karon unsa ang pinaka nindot o duha ka klase nga pagprotekta sa atong bunga sa kakao. Duha ka klase sa pagprotekta sa atong bunga sa kakao. Ayan. Okay mga kaprobinsya, sa ating topic na dalawang paraan para magiging matibay ang ating ano tinatawag dito yung kakao natin, lalong-lalo na sa bunga niya. No? So unang-una, ang kakao natin mga kaprobinsya, gamitan natin ng protection para ito ay hindi mabulok. So sa butter size ng ating kakao, pwede nating balutin mga kaprobinsya para maiwasan po yung tinatawag natin na pagsisira o pagkabulok o pagkabagtok, yan tawag namin dito yung tibali na butikol ang atong mga kakao. So yan ang tinatawag natin na pagkakasira. Kasi pag nasira yan, wala talaga ang resulta po sa buto, tatapon na lang po talaga yan. So wala na talaga tayong magagawa dyan. O hindi kaya ipunin natin, pero pag naipon natin yan mga kaprobinsya, parang mahuhulog pa rin sa reject at napakamura ng presyo na yan. So anong dapat natin gawin? Number one is balutin natin ang ating kakao. Gamit, ang anong gamit natin? Gamit natin yung tinatawag natin na cellophane. So anong klaseng cellophane? No seal. Mauna mga kaprobinsya ang no seal. Oh. Naka-open lang siya din. Eh. Naka-open sa diri sa babaw. Unsay purpose para dili masundan og tubig. Kasi pag nasundan og tubig, mapiktuhan ang atong bunga. Ikaduha, nga nung no seal, tuhod kay para nga inig, balot na to, dili siya mabuot ang ato ang bunga. Kay once nga mabuot ang bunga, ang tendency, mahinog ang atong
kakao bisan og linghod pa or dabong pa o gamay pa. Okay? Pangalawa mga kaprobinsya, ito ay tinatawag natin na pag-spray. Ito ay tinatawag natin Prevaton or kung ano-ano, marami kasing mga medisina na pwede natin ipag-spray sa ating kakao. Ayan, punta ka lang doon sa Agri Supply, sabihin mo sa doon na pang-spray ng kakao, bibigyan ka talaga ng pang-spray at karapat-dapat sa kakao. Kasi ayaw ko mag-promote dito, no? Pero nasabi ko na privato, no? Pero pwede privato at saka marami pang iba. O, ganun. So, pwede yan. So, gamitin natin yan pang-spray sa ating kakao, lalong-lalo na sa bunga ng kakao. So, ang gagawin natin dyan is 15-30 tayo mag-spray. So, alimbawa, napakalawak ng iyong kakawan. So, nag-spray, ano? So, napakahirap po talaga pakiramdam at mahirap talaga ang gawin. So, ganyan yan mga kaprobinsya. So, sa akin lang, spray at saka balot. Diyan na lang ako sa balot kasi wala pa tayong malalanghap na mga medisina o di kaya wala tayong side effects sa sarili natin kasi plastic yung binalot natin, yung tinatawag na pambalot talaga ng kakao. At saka yung kakao natin, pag once na nabalutan natin ng isang beses, yun na talaga hanggang mahinog. Hindi katulad doon sa pag-spray kasi pagtingin natin 15-30 or kada buwan ka mag-spray. So ano natin, yung kakao natin is parang dalawang buwan yan bago mahinog. So napakahirap po, no? Ilang beses ka magbabalik mag-spray. Halimbawa na po, pag ang kakao nyo ay nasa mataas or mataas na yung kakao natin, no? Bigyan ko kayo ng sample mga kaprobinsya. Kanimay akong giingon mga kaprobinsya, oh, naana siya sa taas, oh, mga bunga na. Halimbawa mag-spray ta anak karon, o pag-spray ni mo anak karon, ang sa mahitabo sa itong pag-spray, siyempre taas kayo, makaligo yun ta sa medisina. So mora po ang disadvantage sa usas sa mga gitawag na itong pag-spray, no? Kaya makalanghap yung ka og medisina, labi na ingon anak nga taas na, medyo taas na. Pero kung ato siyang baluton, kanisya, pwede raman na itong madown. Ayan o. So pwede na ta makabalot diri nga side, kaya na-down raman na ito siya o. Pero kung spray, ma-sprayhan yun, taas yun siya. So, makaligo yun ta mga kaprobinsya, di ba? So, ayan. Mali siya UF-18 yun mga kaprobinsya. Grabe yun, mamula ko. Yan o. Grabe mo hatag bunga ang UF-18. So ito mga kaprobinsya, talagang wala to na balot, ayun o. So sure ako, nasira talaga ito, yung dalawa na to. Pag ganun mo mga kaprobinsya sa kakao, nalalo-lalo na hindi mo yan binalot, pag ganun mo yan, wala o. Parang buo pa rin yung, ano, yung buto doon sa balat, o. Kasi pag makikita mo yung kakao na binalot, pag yugyug mo ng ganyan, yung kakao mga kaprobinsya, kuan jud. Maayod. Example lang ni sa ako, ano. Actually, dapat tanggalin talaga yan ng kutsilyo o di kaya, ano, para hindi masira itong dito. Wala ko na kadala, pero mag-sample lang yun ta. Para masabtan. Ito, bubulok. Bulok na ito mga kaprobinsya. Pero tingnan natin, ha. Pakita natin sa inyo. Sira siya mga kaprobinsya kasi talagang hindi natin yan na ano, nabalot. So yun ang resulta pag hindi natin ibabalot, masisira talaga siya. Sa mga dito, ayan o, mabenta ba yung ganito? Yes, mabenta po. Pero kasi pagbilad natin dito, kahit anong gagawin natin, napaka itim dito ang resulta. Pangalawa, na sisira or nabulok or mahulog lang yun siya mga kaprobinsya o reject. So kung reject na siya, pwedeng luuyan na to kay kansig yun. Ang ako yung ika-advise natong pwede natong itanom or guwapo kayo resulta nga liso, kinikitawag na to nga UF-18. Napakanindot talaga ang UF-18. Ugmao na siya ang mga variety karon nga
siyempre ginadugukan o siyempre kana mo'y mga gipangita sa mga tao or mananumay o gagaw, no? Ang akong kalahian o atong kalahian manggod sa UF 18 mga kaprobinsya, dagko gyud ka isya gliso. I-compare nimo sa mga native or Brazil nato katong mga karaan natong mga kakaw sa una, lahi ra gyud, no? Panahon sa pagbulad nato sa atong kakaw, mo resulta gyud perting gagmay. Ikaduha, ang quality manggod sa atong kakaw mga kaprobinsya is lahi-lahi, no? Pagbaligya nato sa atong kakaw is dapat nakakuan siya, nabahin siya sa tulo ka bahin. Na gitawag nato og kanang gitawag og big kanang dagko mga kaprobinsya nga liso, mahal kayo ang presyo ana. Ikaduha, yung gagmay mahal, barato-barato ra gyud ang presyo sa gagmay. Then na po'y quality sa puti, na mahal ang puti nato nga mga kaprobinsya niya, tapos barato ang nag medyo ga itom-itom ang ato ang kakao. Ikatulo, na po'y mga reject mga kaprobinsya or kanang gitawag nato nga mga RG na. So mahalin gihapon na mga kaprobinsya diri sa among probinsya. So daghan gihapon kayo amo palit ana, pero barato-barato na. Kanindot po mga kaprobinsya sa gitawag nato nga pagbalo, 25 ka mga bunga sa atong kakao. Equivalent na siya sa usa ka kilo nga kuy baligya na, no? Isa na na siya ka kilo kumauga ang kakao nato. Kay dagko man na siya nga UF 18. So karon 100 ka nabalot nimo sa imong kakao. So kanang 100 ka kakao naghuna-una na kana na kay 4 kilos. Ganon mga kaprobinsya, kasi 25 i-divide mo siya og for 100, di ba? So mabahin siya og 4 ka kilo. So ingon na mga kaprobinsya ka kuan, kung magbalot ka mahibaw-an nimo ang kung pila na imong nabalot, di ba? So ay mga kaprobinsya, hanggang dito na lang tayo, no. Nanginaot ko nga dagan tag matun-an. Actually sa ako manggod kay ko mahilig kay mo istorya-istorya. Mahilig og ikaduha dili pud kay ko makuan sa pag-explain, because I am not a teacher. By the way, lisod jud kaayo mag-explain labi na diri sa kuan kay bag-vlog niya, tapos lisod kaayo pag-explain. Pero actually na at least masabtan unta ninyo, no, bisag gamay lang. So sa tanan ako mga subscriber din ha, palihog ko sa pagsuporta sa tong video, no. Ikaduha, katong wala pa naka-subscribe, ni swerte kaayo nakatan-aw ka sa akong video karon. So nang hinaot kong i-subscribe nimo ang ako ang channel, or i-click ang notification bell para updated ta sa lahat ng o sa tanan na mga video nga atong ipakita din hi kaninyo, no. Diri na lang yung takutob, ah. Bye-bye.